Target ng arsenal ng Armed Forces of the Philippines na makapag-supply na rin ng armas para sa Philippine National Police. Maasa rin ang arsenal na maging world-class supplier ng mga armas at bala ng baril. Nagtungo kanina sa AFP arsenal sa Bataan si Erwin Tembarante at narito ang report. Ang pagiging world-class supplier ng bala at baril ang isa sa hinahangad ng pambansang arsenal ng Pilipinas. Bagamat malayo pa ito sa kasalukuyan upang mangyari, hindi naman ito imposible. Ayon kay Defense Secretary Walter Gasmin, nasa 70-80% na supply ng baril at bala ng AFP ay mula sa nag-iisang arsenal ng bansa. But we're starting to address all the requirements of the AFP and eventually the PNP. After that, we go further. Wala na rin dapat ipangamba ang militar dahil 10% ng supply ng bala nito ay nagmumula na rin sa paggawaan ng punglo at sandata. They have confidence whenever we use our GA ammunition. Government arsenal ammunition, if not equal to particular US ammunition, is better than most of them. It is. Malaking tulong ang pagdaragdag ng mga bagong makina sa produksyon ng small firearms at ammunition sa arsenal. Kasama na rin dito ang karunungan at kalamang ambag ng mga empleyado nito. We manufactured 200,016 A1s. These are the rifles or M16 assault rifles being used by the armed forces for the past 20, 30 years. They're still dependable. We stopped production and closed down after 1986. Bukod sa pagsusupply ng bala at baril, kasama sa bahagi ng arsenal ang pagsasayos ng mga lumang baril upang pakinabangan pa ng sandatahang lakas ng bansa. Pinarangalan naman ng mga empleyado ng pambansang arsenal na nagpakita ng dedikasyon sa kani-kanilang trabaho sa ika-47 taong paggunita sa pagkakatatag ng pambansang arsenal sa Limay, Bataan. Erwin Tembarante, Eagle News.